the kingdom of God. This is how the people of God are expected to live. These are the practices that God is expecting from His people, those people who are in the kingdom. Mahirap yan, ano? Paano ba'y malinis na puso? Paano ba'y pure in heart? Sample nga, paano ba ang pure in heart? Kasi ito andito lahat eh. So in the Old Testament, it is clearly stated that the heart is the center of human sinfulness. The most deceiving. Mandaraya ang puso, eh, no? Kaya nga sa psychology, don't make decision by your emotion. Dapat gagawa ka ng decision. Well-coordinated yung intellectuality mo at saka heart. Ito yung madalas mag-process, ano? Yung dalawang ito, mahirap, eh, no? Although, yung kidney, napapalitan. Yung liver, napapalitan yan. Diba? Yung intestine mo, pwedeng ano. Although, sa Old Testament understanding, lahat ng emotions nandito. At mukha namang up to now, tama din yun. Ano? Dahil napapansin nyo, pag emotionally distressed kayo, nagkakaroon kayo ng LBM. Diba? There's something wrong sa stomach. In the Old Testament, hindi naman sila nagsasabing, I love you with all your heart, with all my heart. I love you with all my intestine. I love you with all my bowels. Yun ang Old Testament doctrine nila. Not necessarily, I love you with all my heart. Diba? In emotion. Tingin nila, ang center of emotion nasa bituka eh. Well, madaming pananaw ang OT na hindi pananaw sa modern time natin, diba? Do you remember the time nung may kalaban ng Israel, yung AI, natatalo sila? And then nagpray sila, Lord, let the sun stand still. Kasi pag gumagabi, talo sila. Pag araw, may araw, panalo sila. Kaya nag-request sila kay Yahweh, Lord, let the sun stand still. So yung araw ang pinatigil nila. Sa modern science, hindi naman yung araw ang gumagalaw, ano, sa sun. Yung earth, di ba? So ano talaga nangyari doon? Yung araw ba tumigil o yung earth? So, method ng understanding. The first time na umakyat ako sa Eiffel Tower, eh, I enjoy the place sa Paris. Eh. Kasi, sabi ko first time kong akyatin tong tower, Eiffel Tower. Quite expensive, pero enjoyable. Eh, no? At alam niyo naman, yung Europe, yan ang nag-declare ng napakaraming scientific findings na challenging sa Old Testament sa Old Testament perspective na hindi yung araw ang gumagalaw noon. Dapat ang pray nila, let the earth at least ma-fix muna yung earth para manalo kami, Lord, di ba? Hindi yung araw ang ni-request nila eh. Pero sabi ng science, hindi yung earth, hindi yung sun ang umiikot yung earth, kaya mali kayo ng prayer, sabi siguro mga scientists, ano? Okay, that is important that Jesus was presented as the Messiah, the Christ. Christ, the Messiah, the fulfillment of the Old Testament prophecies. Yung mga hula, yung mga predictions ng Old Testament that there will be, the Son of God will be coming. Jesus was presented here as the Son of God, the Son of Man. At ang main theme na mahalagang makikita nyo sa Gospel of Matthew ay the kingdom of heaven. The Gospel of John, the other Gospels, they use the word kingdom of God. Also Paul used the word kingdom of God. Matthew, talagang puro kingdom of heaven, puro kingdom of heaven. What is the reason behind? Bakit kingdom of heaven kay Matthew, hindi kingdom of God? Ang isang dahilan doon, bakit si Matthew, kingdom of heaven ang ginamit throughout the gospel, kasi ang recipient nila, Hudyo. Sa Hudyo, ayaw nila nang miya't miya, binabanggit mo yung God.
So because in the law, within the Ten Commandments, di ba, thou shall not use the name of God in vain. And one of the meaning of that word vain is the repeated use. Yung paulit-ulit mong ginagamit yung name of God. So Matthew, because he is quite aware of the audience as Jewish community, as much as possible, ang ginamit niya, kingdom of heaven. Well, another issue sa kingdom of heaven, is it a place or the rule of God? Kaya sa Tagalog na Bible, mas maganda yung paghahari. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa, instead doon sa ang kaharian ng Diyos. Ang unang isip kasi natin, ang kaharian ng Diyos, something na away from us. No. In the Matean perspective, ang sa Tagalog na Biblia, maganda yung ang paghahari ng Diyos. If it means the reign, the rule of God in the hearts. Napanood nyo ba yung ano, yung Kingdom of Heaven ni Orlando Bloom? Okay, nanonood lang sini. Diba? Naglaban sila doon yung, the Crusaders. Diba? And then, the closing of the movie, si Orlando Bloom, tsaka yung lahat ng kasama niya, si Ming Liu Jun, na nandun na sila sa City of Jerusalem. Kaya lang napaligiran sila ng mga enemies. And he has no choice but to surrender. At the end, sabi niya dun sa leader ng kalaban, why do we keep on fighting for this city? Knowing that, believing that this is the kingdom of heaven. But in reality, sabi niya, the kingdom of God, the kingdom of heaven is here. So, kaya nga sabi ni Matthew sa chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Do not prioritize money. Do not prioritize wealth, sabi ni Matthew. Do not prioritize power. But seek first. Sa Tagalog, unahin ninyo sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. O yung kaharian ng Diyos sa inyo. At ang lahat ng bagay. Kaya minsan, ang ginawa namang interpretation ng iba, unahin lagi yung church. Na hindi yun ang ibig sabihin. Ang unahin natin, yung paghahari ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Okay, we cannot stay too long in the Gospel of Matthew because we have to take up to Revelation. So, Gospel of Mark. The Gospel of Mark. As you all know, ha, ang tawag dito sa tatlo ay synoptic. Why synoptic? Almost the same method ng presentation kay Jesus. Hindi natin pag-aaralan yung mga source ng document nila. Probably, ang pinakauna sa Gospel ito. Mark. This is the common agreement of the scholars that Mark is probably the first Gospel. Compared sa tatlong yan, mukhang ito ang pinakauna, ang sabi ng mga scholars. Because of the, mukhang gumamit ito, ang tawag sa source nila, the quill. Kaya pag nagbabasa kayo, makikita nyo yung mga scholar gumagamit ng the Q. Ang ibig sabihin yan, the quill. Quelling nga ang basa dyan. Which is actually meaning the source. May source na ginamit yung mga writer ng Gospel. It's either the oral traditions that they pass from generation to generation. Kasi kung ang writing ni Matthew probably wrote the date of Matthew, the best probability 60s. Within, hindi siya lalampas ng 70. Question na pag sumampas ng 70 ang dating. You know what? Within the Gospel of Matthew, there is the existence that the temple is still there. And we all know that history, 70 AD,
the second temple, which was reconstructed by the people of Israel during the time of Ezra and Nehemiah, the second temple was destroyed again by the Roman Empire, particularly by General Pompey. They turned it into Aelia Capitolina. They plot it. Dahil sinabi ni Jesus, di ba? Yung prediction ni Jesus, do you see the temple? Do you see that building? You will see someday. Walang bato na nakapatong sa bato. Plot. At you know, this time, kung ano nakatayo doon, you go to Israel. Ang nakatayo ngayon doon ay mosque. Mosque ng Islam. Why God allow this kind of turn of event na Islam na yung nakatayo doon? So that's the date. So focus tayo. Sa Matthew, ang lagi niyong tandaan itong popular sermon, the main teaching of Jesus. Mukhang dyan siya nag-extract ng lahat ng issue pababa sa Pero, may isa pang dapat tignan uli nga pala sa Matthew, yung temptation sa chapter 4. Please, chapter 4 nga tayo. Pakitignan niyo yung chapter 4. Bisitahin natin sandali yung chapter 4 because that is important. Okay. That chapter is called The Temptation of Jesus. Well, that is the, Jesus came from a fasting. 40 days and 40 days na walang meal. This is the Old Testament practice. The simple meaning of the temptation is to shorten the saving act of Jesus on the cross. Mukhang ang temptation talaga, ayaw ni Satan na mamatay si Jesus sa cross. That is because that is redemption. Ang gusto talaga ng tempter dyan, ni Satan, ma-shorten yung life ni Jesus. At the early stage of his mission work, in his ministry, sabi sa kanya ni Satan, jump. Sasaluhin ka naman ng mga angel mo. Diba? Hindi nagpaano dun si Jesus. In fact, ang unang testing, turn these stones into bread. Sagot, ang lahat ng sagot ni Jesus dyan galing sa Deuteronomy. Nandun lahat sa Deuteronomy yan. Chapter 8, maliwanag dun. Man does not live by bread alone. Yan, tandaan nyo din yan. Tayo, hindi tayo nabubuhay sa pagkain lang. Na the most important food that we need is the Word of God. The Word of God is life-giving. Mapahalagahan nyo sana na ang salita ng Diyos ay mahalaga sa ating buhay. Life-giving yan. The power to transform. For me, myself, ang gospel ay turning point sa buhay ko. Kaya mahalaga ang Word of God sa atin. Huwag laging tinapay. the tinapay, the bread symbolizes physical satisfaction. There was, in the Gospel of John, Jesus claimed, I am the bread of life. It means, I am the one who can satisfy his life. Who can satisfy you, humanity. So, wag laging pagkain, wag laging pera. Mahalaga ang Word of God kasi ang Word of God ay life-giving. Napaka-powerful ng Word of God kung isa sa puso natin. Kaya sabi ni Jesus, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So make sure that the Word of God is part of your living, of your life. And then that the second temptation is what? Jump. To jump. To shorten the ministry. To shorten the redemption. Di naglalabas, nag-suicide si Jesus. Di ba? Hindi siya namatay sa cross na pinatay sa cross. Kundi kung sinunod niya yan at hindi niya naman siya susundin, his mission is to die on the cross for the redemption of humanity, for the redemption of all creation. And he will not jump. And the third temptation is wealth. Di ba? Iyon naman lagi ang di ba? Laging ang tukso sa atin, yung wealth, yung glory, yung power. But Jesus did not give up. In fact, his last command is, away from me, Satan. You should only worship the Lord your God. So that is important.